Napatawad na ng kapatid ng may-ari ng alagang aso na binuhusan ng mainit na tubig sa loob ng thieves compound sa barangay Mambaling, Cebu City ang suspek. Nakita si na Jenna Lucido, 46, at ang suspek na si Jason Fuentes, 23 anyos, sa loob ng Mambaling Police Station kahapon ng umaga Pebrero 20 kung saan maayos lang inayos ang isyo. Gayunpaman, hindi pa rin siya nakaligtas sa mata ng batas. Nagsampa ng reklamo ang Mambaling Police Station laban sa kanya sa Cebu City Prosecutor's Office dahil sa paglabag sa Republic Act 8485 o Animal Welfare Act of 1998. Ayon kay Lieutenant Colonel Janet Rafterra, Deputy Director for Operations ng Cebu City Police Office, na bagamat walang animal welfare desk ang mga police station sa lungsod, mayroon silang mga tauhan ng pulisya na sinanay ng Department of Veterinary Medicine and Fisheries upang busisiin ang mga kaso ng pag-aabuso ng alagang hayop. Aniyan, dahil silang tumanggap ng mga reklamo ng pang-aabuso sa hayop dahil may batas na nagpoprotekta sa kanila. Sinabi ni Fuentes na galit siya sa aso dahil palagi itong tumatalo sa kanya tuwing uuwi siya. Sinabi rin niya na kinagat din siya ng aso kahit nagawa niya ang naturang bagay. Ang bahaging ito ay hatid ng NutriCleanse Herbal Dietary Food Supplement Capsule, Linis Chan, Sexy Chan. Na. Ito si Michelle Caraste in the Heart of Changing Lives ng Brigada News Philippines, The Musical News Authority.